bansang nakikita lamang ng maraming Pinoy sa mga Korean novela sa telebisyon. Isinusulat din ang mga panibagong kabanata sa buhay ng mga OFW. Bawat isa, sinusubukang baguhin ang kani-kanyang kapalaran. Kahit pa ang kapalit nito, ang malayo sa mga mahal sa buhay. Niyebe ang ilang lugar sa Korea. Puting-puti at napakaganda sa paningin. Nelson! Hello! Si Sandra ng Eyewitness. Ano ba nga pwede rito? Pero walang panahong sumilip man lang sa bintana ang mag-asawang Nelson at Liza. Kasete, pulbo, saka ito. Abala sila sa pag-iempake. Paano ayos? Alin alagay ko rin eh? Ilaalag, paano? Mga pito. Oh, sampuin mo na. Magaan lang naman. 1, 2, 3, 4, 5. Unahin mo muna yung gata dahil kailangan ni baby yan. Opo. Ito ba padadala mo? Ano namin pwede na baby? Hindi yan magagamit sa Pinas eh. Hindi na papadala doon. Walang dapat malimutan. Para sa isang napakahalagang paglalakbay. Uy! Pinapakan mo na. Ano ang kanilang munting anghel na si Dave, ipinanganak sa Korea isang buwan na ang nakararaan. Kasi nung una ko siyang nakita, yung talagang pagkalabas niya, nakita ko na siyang yung hawak ng doktor sa paa. Tapos nilagay dun sa ano, kasi papaliguan siya. Sabi ko, talaga bang nanganak na ako? Hindi ako makapaniwala. Natuwa ako kasi sabi ko, kaya ko rin palang maging ina. Siyempre, masaya ako kasi siyempre sa akin siya nang galing, sariling dugo ko siya, sariling laman ko. Siyempre, proud na proud ako, tatay na ako. Kompleto, yung para bang kompleto na yung pagiging pagkatao ko. Pero ang kasiyahang ito, panandalian lang. Kung dati-rati mga balikbayan box ang ipinapasalubong ng mag-asawa sa Pilipinas, ngayon, si Baby Dave na mismo ang ipadadala nila sa biyahera. May panggata si baby ko. Isang estrangherong nag-uuwi ng mga sanggol na gaya niya sa Pilipinas. May iwan sa Korea ang kanyang mga magulang para magtrabaho. Kabilang sa libo-libong TNT o mga Pinoy na ilegal ang pananatili sa bansang ito. Mahirap yung sitwasyon namin. Mahirap naman yung bata magiging TNT rin or mahuli man yung isa sa amin. Paano man yung bata, diba? Kaya mas maigi na rin pati yung papauwi namin yung bata na nandito kami magtatrabaho kaysa naman sasamahan namin. Paano naman yung bata yung kinabukasan niya? Hindi pa nahuli ko si baby. Ilang araw na lang ang pagsasamahan ng pamilyang ito. Kaya ang bawat sandali, nakalaan para sa kanilang paalis na sanggol. At walang katiyakan kung kailan sila magkikitang muli. Thank you.
handa na si Baby Dave para sa huling pagsisimba niya bago umalis ng Korea. Tortas-tas at buhay kayo makagapang. Naglalambing yata sa'yo eh. Ah, hirap talaga pag first time na tatay. Oh. Bakit? Hindi, kada iyak yung anak ko siya. So iniisip ko, sabi ko, ano kaya masakit sa kanya? Ano kaya yung problema? Hindi ko alam kung paano ko nga... Kaya, pag, paano ko natahanin? Mogi? Ano? Kagabi lang naman siya na gano'n, nag-iyak na parang... Every 15 minutes, kailangan kakalungin mo siya na ano. Kahit kalung na, iiyak. Ganyan, ganyan. Iiyak siya. Hindi, wala namang dahilan. Anong problema? Ano, nakaupo na siya. Pero meron din sa Sungore ate. Simbahan. Buti na lang at may dumaramay kina Nelson at Liza. Si Alma. 7 taon na ang nakalilipas, nagsilang din ang sanggol si Alma sa Korea. Ipinadala rin niya ang anak sa Pilipinas. Kaya alam daw niya ang pinagdadaanan ngayon ng mag-asawa. Mawawala pa kaya yun. Malilinis pa naman yung ate na. Ate! Naalis naman ito sa ano. Nalamig na si Dave. Andiyan na si Lola Mercy, dali! Dahil taglamig, isa ito sa bihirang pagkakataon na ilalabas sa bahay si Dave. Ay, oo nga pala. Diyos. Diyan naman, pasok pala. Kira pala, pag winter, ano? Yung baby, oh, may takip siya. Para hindi malamigan. Eto na yung bus. Pagka ganitong ano, pagka ganitong nasa labas kayo, hindi ka nag-worry? Kasi hindi, sanayin na ako. Kasi yun nga ang panalaan na ang iniisip namin. Sabi, pag oras mo na talaga. Kasi merong kaso rito na natutulog yung tao, nahuhuli. Fighting spirit. Saka siyempre, nandun yung unang-una, yung pagdadasal mo na sana makapag-stay ka pa rito para makapag-ipon ng kaunti. Kahit malapag-uwi mo, di may kaunting puhunan ka sa Pilipinas. Ganon. Ang talagang iwasan mo lang dito, yung trouble, tapos yung mga reklamo ng mga Koreano. Huwag ka pati gagawa ng mga violation rito, yung bilang tatawid ka dyan sa mga hindi tawiran o ma-aksidente ka ng pan, yun, dun ka pwedeng mapauwi. Karamihan dito, siguro 90% yun. Sa daan papunta sa simbahan, malilimutan mong nasa ibang bansa ka. Delata, sardinas, noodles, tinapay. Para kang nasa sari-sari store sa dami ng paninda rito. Kaya naman, paborito itong pasyalan ng mga Pinoy. Siyempre, first lady na. Mahirap na. Pagpunta natin ang Korea. Ano ang bago o ano ang uso sa Korea? Nakagawian na ng mga OFWs na dito magsimba tuwing Linggo. Kahit paminsan, may patama ang pare sa kanila. Ang isa pang uso dito sa Korea ay maraming binibinyagan, walang ikinakasal. Paano kayo naging citizen? Sa labas ng simbahan, nakilala ko ang ilang biyaherang nagpapapasok ng mga produktong Pinoy mula sa Pilipinas papuntang Korea. Pagbalik naman sa Pilipinas, hindi na paninda ang bit-bit nila, kundi baby. Mahirap. At saka yung mga paninda natin, ipag pinasok mo sa airport, walang tax. Ganun. Ano ginagawa ng mga authorities? Inaano na lang namin, tita. Depende yun kung makalusot yung paninda namin sa airport. Swerte kami. Pagka hindi makalusot, may hold ng custom, ibalik ng Pilipinas. Marami sa mga nakausap ko, nakaranas ng mag-uwi ng baby sa Pilipinas. At ikaw, nakapagdala ka na rin ng bata? Once a year. Once a year? Bakit once a year?
Kasi once lang naman nanganganak eh. Kasi nung bata yun? Sa Balibis friend ko. Yung mga Pilipino dito na hindi makauwi ng Pilipinas, yun, pinapadala sa akin. Hindi ka makatulog, pero plano. Hindi ka makatulog. Yung bata umiiyak. Lagi kang nakatayo. Dahil illegal ang pagtitinda dito, makikita mo kung gaano kadiskarte ang mga Pilipino sa mga ganitong pagkakataon. Okay. Babalik yan, babalik. Walang nakuha eh, babalik yan. Ano po yun, ma'am? Ano po yun? Ba't nagpipicture picture? Yung City Hall, nanghuli yan dito sa mga ano. Parang MD. MD. Yung parang MD. Pag nahuli ko kayo, magkano? Fine. Hindi, ano, malaki. Depende sa tinda mo kung malaki ang ano. Ako malaki din. Oo. Kaya, balik ka. Bye-bye. Babalik yan. Uy, babalik. Hi. Tala siguro. Sa subway pauwi, agaw pansin si Baby Dave sa mga Koreana. Hey, gaon ko din ba 'yan? Aygo. Yipune. Adel ka. Adel. Oo. Aygo. Adel. Baby. Bari sabi nila, ba't ipapadala yung bata? Ba't bata lang? Sabi namin, magtatrabaho kami. Tapos, sabi ka rin na ipadadala. Sabi ko, sa magulang ko. Sabi, maganda na sa lolo't lola. Tapos sabi, bakit nga? Sabi ko, magtatrabaho kami para sa bata. Sabi, mahirap daw para sa bata kasi mamimiss ng bata yung magulang. Dito, tila nagbigay na ng mga huling bilin si Nelson sa anak. Iwinis ko lang muna sana yung bata kahit nasa Pilipinas. Hindi siya masyadong mahirapan na wala kami sa katabi niya. So, awis ko sa kanya, yung health siyempre niya, sana okay lagi. Saka sabi ko, sana maging good boy siya para matuwa yung lola at lola niya. Sabi ko, pasensya ka na anak. Sabi ko, hindi mo maaga ka man namin pinadala pero para rin sa kanya eh. Masakit sa akin, mahirap talaga. Pero sabi ko, mahal ko yung anak ko eh. Si Lola Mercy, ang lula-lulahan ng bata sa Korea, naging emosyonal na. So, lagi mo pinuhandaan yung bata. Kanina po, anak ko, pinagdasal niyo sa simbahan. Maging good health ang pag-stay sa Philippines. Good health. Ayos ang kalagayan niya doon. Maintindihan niya yung magulang. Nagahanap po eh para may namasalan niya. Ano pong nag-aalala po ba kayo? Ano pong pinag-aalala niyo? Ano pong nag-aalala niyo? Yung bang malalayo siya. Opo. Mamimiss niyo. Mamimiss, oo. Kung ngayon pa lang hindi na nila mapigilang maluha, paano pa kaya sa araw ng pag-alis ni Dave? Ilang araw bago umalis si Baby Dave, nangangarap pa rin si Nelson na makakasama pa niya sa Korea ang kanyang anak. Ito na yung lumabas, oh. Chineche ko, ito yung mga taya ko. 5. Ito yung lumabas ng number. Ngayon, ang nakuha ko lang is 1, 8. Naku, wala na. Paano mo pinili yung number dyan? Yung number dito, yung dalawa, para dun sa birthday ko, birthday ni Liz at birthday ng anak ko. Tapos yung tatlo naman, parang ang tawag sa atin, yung rumble ba? Baka raw sakaling hindi na kailangang umuwi ng Pilipinas ang bata kung suswertihin siya sa lottery. Nagbaka sakali lang ako kasi sabi ko may baby ako, baka yun yung swerte ko, diba? Isang buwan ng absent ang mag-asawa sa pinagtatrabahuhang pabrika ng medyas.
para lang daw kay Dave ang oras nila ngayon. Pero kailangan na siyang ipadala sa Pilipinas dahil nagpapataw ng multa ang Korean government sa mga nahuhuling anak ng TNT na inaabot ng isang buwan pataas sa Korea. Nagtanong-tanong ako dati na, sabi ko, paano bang pwedeng mapag-stay yung baby? Sabi, kung hindi TNT, sabi kasi nila noon, kapag may malaki kang pera, pwede kang maging resident ng Korea. Sabi ko, sana tumaya na lang ako ng Lotto panalo. Sabi ko nga, pero wala rin. Hindi nag-work. Siguro hindi talaga para sa amin. Sabihin ng mga nakakita. Kaya kung pwede lang, bawat sandaling magkakasama, itatanim sa alaala. Tila ba nag-iipon ng katibayan sa buhay ng anak na kahit sandali lang nabuo ang kanilang pamilya. 1, 2, 3. Yay! Totoo nga pala yung sinasabi nila pag naging tatay ka, iba yung kaligayahan mararamdaman. Kaya sabi ko nga, hindi ko lang ma-explain yun, sabi ko paano kaya pag umuwi na yung bata, baka eto, isang linggo kaming malungkot dito, ganyan. Laging siyempre, maisip namin yung bata kasi nga mawawalay sa amin siya na matagal. Hindi ko masasabi kung kailan kami magkikita. Nakakatuwa siya dahil marunong, parang nakakita na talaga siya. 23 and a half hours akong gising. Pero parang hindi rin naman ako puyat. Sabi ng Philippine Embassy sa Korea, 3 sa 4 na batang ipinapanganak dito ang pinapadala sa Pilipinas kada buwan. Nasa 8,000 na ngayon ang TNT sa Korea. Marami sa kanila sa mga tagong pabrika nagtatrabaho. Sa isang basement, natuntun ko si Dilo, ang asawa ni Alma. 2 pang Pinoy ang kasama niya rito. Mahigit 40,000 piso kada buwan ang sweldo niya bilang tagabaliktad ng medyas. Ilang yung trabaho na yun? Sa katagalan mahirap ka rin. Sa haba ng oras. Bakit? Ilang oras ka? 12 hours. At 12 hours? 8 to 8 dito. Kadalasan daw, ang mga maliliit na factory tulad nito nire-raid ng Korean Immigration. Ang masigasig na panghuhuli ng Korean Immigration, isa raw sa dahilan kung bakit pinadala niya sa Pilipinas ang kanilang bunso, 7 taon na ang nakararaan. Pag hinuli ka, hindi ka na makakauwi ng bahay. Hindi ka na yung kukuha ka ng gamit. Hindi na, kung saan ka mahuli. Doon ka na. Kung ano yung suot mo, kung nakatsinelas ka, yun na. Yun ang iyong suot pa uwi. Oo. Nakaposas ka pa. Kaya mahirap din pag nahulit may anak. Paano yung baby? Alas 8 ng gabi, nakalabas sa factory si Dilo. Buksan mo na rin yung pinto at malamig. Pwede na. Tigas na yung aking daliri sa paa. Nakuha sa bahay namin magulo. Ako ng Pilipinas. Pag ganito ang bahay, walang bayad. Bayad? Ang magbabayad dito, umubos ko. Ano yung litrato na yun? Ito, ang kanyang... Ito? Rolex? Ito ang kanyang... Mamahalin kong alahas yan dito. Kaya lang nasa papel. Nasa papel? Bakit mo dinikit dyan? Ay, hindi makabili. Hindi ko kaya bilhin. Hindi. Tingnan na lang ang picture. Anong hapunan nyo ngayon? Ang hapunan ko ay tuna, dilata. May minatamis na saging. Itlog na maalat dito ay puti, hindi pula. 16 na taon na si Dilo sa Korea at ganun katagal na rin niyang hindi nakikita ang kanyang 3 anak. Kasama rito ang bunsong ipinadala nila noon mula sa Korea. Ito si Catherine, ito si Yvette, tsaka si Baldwin nung nasa Pinas pa ako.
Sabihin mang nabubuhay sila sa pagtitipid sa Korea, nakapagtayo na ng bahay sa Mindoro ang mag-asawa. Sa private school din nag-aaral ang kanilang mga anak, na laki sa lolo at lola. At ang pagbibigay patnubay bilang magulang, dinadaan na lang sa pag-chat sa internet. Sa huling gabi ni Baby Dave sa Korea, nagpa-despedida ang mag-asawang Nelson at Liza. May mga pahabol na regalo. Salamat po, Ninay! Thank you po! Ang ninang at lola-lulahan na si Mercy may pabaon din. Baby, ito na ang video mo nung ikaw, bininyagan. Ito, bigay ko ito sa iyo, ha? Ito mo nagtagal dito kami. Pilit na itinago ang lungkot sa pag-alis ng batang panandali ang nagdulot ng ngiti sa kanila. Ang sanggol na pansamantalang pumawi sa kanilang pangungulila sa mga naiwang anak, aalis na rin at ipadadala pauwi ng Pilipinas. Natutoy! Bye-bye! Hello, Philippines na! Bawal ang iyak, pauwi lang to. Sa huling gabing magkakasama, dama na ang katiyakan ng kanilang paghihiwalay. Halos hindi natulog si Nelson sa paghahanda sa gamit ng kanilang anak. Ah, natural. May miss ko to. Dahil ito halos isang buwan ko rin ginagawa. Araw-araw, lagi ko ginagawa to. Sana mayakap ko na lang siya lang ganito. Bakit po? Namimiss ko kasi siya eh. No, be? Kung pwede lang na... Huwag siyang pauwiin. Hindi na lang sana. Kahit di naman siya uuwi, sasabihin ko pa rin na mahal ko siya. Sana maging mabuting mamamayan siya. Hindi na binibitawa ni Liza ang kanyang baby. Posible kasing taon pa ang bibilangin bago niya mayakap muli si Dave. Laging nakabalot. Huwag mo papahirapan yung mga kasama mo, ha? Huwag ikaw mag-iiyak yan. Yeah.
Sa airport, nakilala ko ang biyahera na magdadala kay Dave sa Pilipinas. Hiniling niyang itago ang kanyang mukha. Kapag daw namarkahan kasi siya ng gobyerno ng Korea, baka maharang na ang mga panindang ipinapasok niya rito ng walang tax. Iniisip ko po yung magiging ng biyahe. Kasi syempre hindi naman masyadong kabisado ng biyahera yung galing ng baby ko. Sana wag siya mataranta. Kung pwede lang tumigil ang orasan para hindi na mawalay si Dave sa kanyang mga magulang. Kailangan ko pang ipaalala sa mag-asawang malapit nang lumipad ang eroplanong sasakyan namin. Kaya lang sabi ng biyahera, kailangan na daw. Yan na, kita mo. Kailangan naman. Masa ang huli? Baby, bye-bye. Dahil mo lamang doon si... Naghihintay sa'yo doon si Lola at si Lolo mo. Ano? Baby, behave ka. Para sa isang magulang, wala na sigurong kasing sakit mawalay sa anak. Lalo na't walang katiyakan kung kailan sila muling magkikita. Tinanaw na lang ni Nelson ang kanyang anak hanggang mawala ito sa paningin. Dahil ilang araw ko nang sinusundan si Baby Dave, pakiramdam ko mas kabisado ko ang ugali niya kesa sa biyahera na ngayong araw lang niya nakasama. Nagagwapuhan yung mga Koreans eh. Lagi siyang binabate, lalo na nung mga nanay, mga lola. Lagi siyang binabate. Good boy naman siya, 11:30 PM na. Umiiyak lang siya pag gutom, tsaka pagbasa yung diaper. Tinuruan pa ako. Tinuruan pa ako maghawak ng feeding bottle. Pagkalipas ng 4 oras. Naghihintay na sa arrival area ang bagong mag-aaruga kay Dave, ang kanyang lolo at lola. Ayan po, sige po, pwede niyo po lapitan. Ay, ako, Nelson. Nelson. Sino po kamukha? Si Nelson. Si Nelson. Ayan, mahilig po daw yan sa karga. Baka gusto niya na po. Ay, naku, mamimihasa. Masasanay. Ayan. Ayan. Ayan, mami. Bata. Ano po masasabi nyo na nakita nyo na po yung apo nyo? Ay, ano ho, masaya ho. Masaya naman. Umuwi si Dave ng walang kamalay-malay na hindi pala ang nanay at tatay niya ang kumakalong sa kanya. Bata na ang nauna kay Dave. 7 taon na nga si Kathy, ang sanggol na pinadala noon ni na Alma at Dilo sa biyahera. Anong masasabi mo na doon ka, ano, doon ka pinanganak? Wala. Wala. Ayaw mong bumalik doon? Ang ganda rin sa Korea. Ay, parang pagdating mo si Luna ng, si Mama ng, ano, ng snowball. Pag nabato mo, nautakan mo siya. Bakit is snowball?
dito na siya sa Mindoro lumaki, minsang nadalaw ng ina at hindi na muling nakita ng personal ng kanyang ama. Halos araw-araw niyang kachat sa internet ang kanyang mga magulang sa Korea. Pero hindi ito sapat para pawiin ang pananabik. Ang isandar mo na lang ay mat o makabayan. Ang isandar mo na lamang 19. Ang mga batang katulad nila na nahiwalay sa kanilang mga magulang ang kalahati ng kwento ng pakikipagsapalaran ng mga Pilipino sa ibang bansa. Mga kwentong pilit pinagtatagpi-tagpi. Pero tila napakahirap buuin. Kaya para sa akin, hindi lamang sila mga karaniwang overseas Filipino workers, kundi magulang, anak, at mga tunay na bagong bayani. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Sa Korea, macho. Baby, bye-bye!